this is my first vlog. So, sa unang vlog kong ito, gusto kong ituro sa inyo kung paano magluto ng Korean food, but in my way. So, ang gagawin muna natin ngayon, it's very easy food. Ito yung tinatawag sa kanila na Dweji Gogi Dwenjang Jjigae. So, yan guys, bago tayo mag-start, gusto ko muna sabihin sa inyo kung ano yung mga ingredients na dapat natin ilagay sa Dweji Gogi Dwenjang Jjigae. Okay, let's proceed guys. This one is yang pa, kung tawagin sa atin is onion, half lang. This one is manul, kung tawagin naman sa atin is garlic. Half spoon or one spoon, pwede na yon. This one is puchucaro, sa atin is chili powder, one spoon or half spoon. This one is gochu, sa atin is green chili. Pwedeng isa or dalawa kung mahilig kayo sa mga caribals na yon. This one is kamja, kung tawagin naman sa atin is potato, pwede siyang whole or half lang. This one is pa, kung tawagin sa atin is green onion or leeks. Yan, isang haba lang. This one is hubak, sa atin is zucchini, 1/4 lang. And then this one is zucchini again, no. Enoki mushroom, sa kanila is posot. Usually, itong enoki mushroom, marami siya. So, pwede nyo siyang i-divide sa dalawa or tatlo. Yan. And then this one is liempo, sa kanila is pork sanggupsal. Yan, isang haba lang, one layer yan, okay na. And then this one is water, sa kanila is mol. Ang sukat naman nito is 300 ml. Yeah. This one is tofu, sa atin is tokwa. Yan, half lang siya. Mamaya hiwain natin siya ng maninipis para mas marami. And then this one is doenjang. So itong doenjang na to guys, nabibili siya sa Korean Mart. So, you should buy there. Basta lagi niyo tatandaan is this cover neto is brown, yan. Kasi maraming doenjang na iba't ibang cover, iba't ibang kulay din, yan. Okay, thank you guys. Keep on watching. Di pa tayo tapos, nagsisimula pa lang tayo. So, ngayon naman guys, maghihiwa na tayo ng mga recipe na gagamitin natin sa Dweji Gogi Dwenjang Jjigae. So, anyway guys, meron akong maliit na very cute kaserola dito. Yan, dito ako magliluto. Usually dito kasi sa Korea guys, ito yung mga pangkaraniwan na ginagamit nila panluto ng sabaw. Yan, so very cute. Yan. I thought meron din to sa Korean grocery. You should buy there also. Yan. So, yan, ang unang hiwain natin is zucchini. Pwede siya, yan. Ganito lang siya. Half moon. Depende kung hihiwain niyo pa siya ng isa pa sa gitna. Yan. Pero ako, hindi. Half moon lang. Pwede na yun. Yan. And the next is enoki mushroom. Yung hiwa niya guys is ganito lang. Ganito. And then next na hiwain natin is potato. Yan, cubes lang siya. This one is green chili. Next is pa. Ako guys, pag nag-iwa ako ng green onion yan, patabingi, pa-slide. Next is tokwa. Guys, ganito lang siya kanipis. Yan. Habol po, nakalimutan ko yung sabihin sa inyo kung ilan yung sukat neto, measurement netong doenjang. So, 1.5 or 2 spoon, pwede na yun. Para hindi siya maalat. Yan. So now, tapos na po tayong maghiwa. Ngayon, naka-preferred na yung mga ingredients or recipe na gagamitin natin pang luto. Okay, mag-start na tayo. Yan. So, anong unang procedure natin is lalagay natin tong water. Yan. And then, ilagay natin tong dweji for sanggupsal. So, yan. Hintay natin siyang kumulo. Pero,
Habang ba, parang hindi pa siya kumukulo, ilagay na natin itong garlic. Sa atin, di ba guys, yung pangtanggal ng amoy is luya sa pagluluto. Sa kanila, usually gumagamit naman sila ng ginger, pero sometimes lang. Yan. Pero pangkaraniyan talaga lagi nilang ginagamit is bawang. Yan, sa takpan muna natin siya. So yan guys, tignan na natin. Yan. Medyo kumukulo na siya. So, ilalagay natin tong potato. Yan. Anyway guys, nakalimutan ko pala pong banggitin sa inyo. Itong niluluto natin na veggie gogi doenjang chige, meron siyang optional na mga ingredients. Yan. Green chili, meron naman kasi siyang chili powder. So, pwede naman. Pwede naman din nilagyan sa, kahit ano sa kanila, pwede naman. Yan. Pero usually kasi dito sa Korea, kinakain nila ay sobrang anghang. Usually, halos lahat ng pagkain nila is maanghang. Yan. Usually, mahilig lang din ako sa maanghang, kaya curry best lang. Yan. Pero yan nga. Kung gusto nyo lang din ng simple, yun talagang soup, pwede siyang pangbata. Maganda siya sa heart. Healthy siya, yan. Pwede yung wag niyo siyang lagyan ng baboy. Yan. Pero ano lang, plain lang siya. Doenjang, tofu, green onion. Yan, pang baby po ah, pang baby. Tapos, yung sa atin naman, siya yung mga adult. Pang adult, yan, usually pwede. Pwede siya. Hindi siya, hindi yung sanggol pa. Pang baby lang, as in, 3 years old, yan, 4 years old, pataas yan. Wag lang yung may, manghang. So, yan guys, ang next na ilalagay natin is doenjang. Then, zucchini. Yan, ilagay. Next natin ilalagay ay sibuyas. Green chili. And then, kutsukaro. Chili powder. Baka very easy lang nito guys. Gawin nyo na sa bahay nyo. Wala kayong ginagawa. Tapos naisipan nyo gusto nyo kumain ng Korean food. Yan sa bao. Lalo na sa Korean. Parang ano nila. Traditional nila. Hindi sila makakain ng pagkain nung walang sabaw. Yan mga side dish. Yan sabaw. Yan. Pero ulam na yun. Ulam na sa kanila yun. Yun naman yung pinakagandahan niya. Sobrang sarap. Tama lang talaga yung lasa. So, yan guys. Kung nakikita nyo, kumukulo na siya. Yan. Ganyan yung pinalabasan niya. Yung kaya siya naging ganyan na colored. Siyempre, dahil yun sa chili powder. Yan. So, next na. Tapos na po yung niluto ko doenjang gogi doenjang chige. So, I hope po na enjoy kayo sa panonood at nagustuhan po ninyo. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin na Korean food, just comment below. Gagawin natin yan hanggang sa makakaya ko. And then, thank you for watching this video. Don't forget to like and share to subscribe to my YouTube channel. See you on my next video. Bye!